Ang lapnisan o agarwood ang pinakamahal na puno sa buong mundo. Mas mahal pa raw ito sa ginto. Kaya naman talamak ang pagputol at bentahan nito sa Visayas at Mindanao. Bukod pa yan sa umuusbong na bentahan online ng produkto. Marvin Barroso reports. Sa operasyon na isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources at Philippine National Police sa liblib na gubat sa Mindanao, tumambad ang mga naglalakihang putol na troso. Galing daw ito sa puno ng lapnisan o agarwood na pinakamahal na puno sa bundok. Binansagan itong Wood of the Gods dahil ang first grade class nito maaari raw magkahalaga ng $100,000 per kilogram. Habang ang pure essential oil naman ito na tinawag na liquid gold, nagkakahalaga ng $80,000 kada litro. Sa Pilipinas, nabubuhay ang puno ng lapisan sa matataas at malalamig na kabundukan. Pahirapan na sa pagtunton, pero mas malaking hamon sa bantay gubat gaya ni Armando ang pagsabat sa armadong mga poacher. Based sa monitoring namin, sir, talagang nagkakaubusan na. Pag mayroong nagkakat ng lapnisan, kasi mga armada yun, kadalasan, sir, may mga itak. Yung iban sa monitor namin, may mga baril pa. Yun yung mahirap na ano, bilang isang Paris Ranger na pumapasok ka sa ganun. At sa kami, wala man kaming baril. Yung dala namin, cellphone lang. Sa dami raw ng mga gusto magputol ng puno, hindi raw nila agad ito mapipigilan. Kasi malulungkot kasi, parang bihira lang kasi makita yung lapnisan. Saka ang problema yan, madatnan namin, putol na. Endangered o nangangarib ng maubos ang mga puno ng lapnisan sa kagubatan. Kaya illegal ang pagbebenta nito. Pero ano nga ba ang meron sa agarwood at bakit ito mainit sa mata ng mga poacher? Mas mahal pa kasi sa ginto ang katas na nakukuha sa puno ng lapnisan. Ginagawa itong sangkap sa pinakamahal na pabango at insenso sa buong mundo. It's really the luxury brands or luxury fine fragrances na gumagamit nito kasi sila lang talaga yung nakaka-afford to use this essential oil because na it is very expensive. It is used as a base note. When we say base note, ito yung pinaka mga nagtatagal na notes sa perfumes. So ito yung nag-a-add ng longevity to a scent. So because the characteristic of agarwood is it is very powerful and it contributes, tsaka ano siya, like very potent, very rich yung smell na matagal talaga yung life niya. Ayon sa DENR, ang magandang klase ng lapnisan o agarwood na ibibenta mula 60 hanggang 750,000 pesos kada kilo sa Pilipinas. Kaya naman ang DENR nangangamba sa maaaring maging epekto nito sa kabundukan. Masyadong maliliit na po yung mga lapnisan natin na makikita dito sa ating area. Saka in terms doon sa mga tao, alam nila kung ano yung epekto, lalo na sa ating kalikasan, no? At saka yung in terms sa biodiversity naman, is alam naman nila through our IEC na malaking kawalan kung mawala o maputol itong mga lapnisan sa ating area. Meron tayong batas, ano, yung Republic Act 9147 or yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. At nakasahad sa batas natin na anything na kukuhanin mo sa forest or sa ating ano, mga, let's say, protected area, kung wala kang permit from the DNR, it is prohibited. Maaari raw makulong ng 6 hanggang 12 taon ang sinumang lalabag dito. Pero hindi rito natatapos ang illegal na bentahan. Dahil pati online, marami na rin ang naghahanap ng lapnisan. Sir, ang kinasabihan ko, yung lantaran talaga na agarwood traders, local traders, agarwood hunting, ganyan. Trabaho ko po, sir, bilang isang middleman. Binakontak ko po yung mga kilala kong may-ari ng mga local buyer. Tawagan ko kasi sila mismo ay tumatawag din sa akin na may stock sila po. Nag-join lang po ako, sir. Tapos ay pinatanong lang sila sa akin. Pinatanong nila po, ako ba daw ay may-ari o middleman? So, nasagot ko naman yung tanong nila na isa po akong middleman. Pero na, pagkatapos, access ko nila ako, sir. Karamihan kasi gumagamit ng dummy account or mga fictitious account. This is a serious concern. Gumagawa tayo ng guidelines
para ma-address itong ito yung concern na ito. Pang-akit sa poachers, ang mahal na presyo ng lapnisan o agarwood. Ang sakap sa pabango ito, inaabot ng ilang dekada bago tumubo. Pero sapat ba ito na dahilan para sirain at putulin ang punong nagsisilbing proteksyon sa kabundukan at kalabidan? Ako si Marvin Barroso, I stand for truth.